Magandang araw mga kawika, ngayon itatalakayin natin ang morpolohiya. Ano-ano nga ba ang mga inaasahang layunin ng arali? Una, natutukoy ang pagkakaiba ng uri at anyo ng morpema, morpolohiya at pagbabagong morpopanemiko. Ikalawa, nagagamit ang morpema at morpolohiya sa pagbuo ng refleksyon at video ng aralin. Panoorin natin ang video para malaman natin kung ano nga ba ang morpolohiya ng wikang Pilipino. Itala natin ang mga mahalagang impormasyon ukol dito. Panoorin natin ang video. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Sana manatili ka sa ating munting tahanan upang matulungan akong magbigay ng karagdagang kalaman sa ating mga kaibigan. Pindutin mo ang like at ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang notified sa mga bago nating videos. Kung meron kang ideya na pwedeng gawa ng video, huwag kang magdalawang isip na ilagay ito sa comment section. Lagyan mo na rin ng pangalan para ma-shoutout kita sa susunod na video. Maraming salamat, kaibigan. Ang morpolohiya ng wikang Filipino. Ang morpolohiya ay ang pag-aaral ng istruktura ng mga salita at ang relasyon nito sa iba pang mga salita sa wika. Mahalagang malaman ng sinumang nag-aaral ng wika kung paano nabubuo o nabuo ang isang salita o kataga. Hindi mahalaga na makita lamang ang katuturan ng salita o ng mga salita sa listahan ng mga bokabularyo ay sapat na. Dapat makita ng isang mag-aaral sa mas malawak na perspektibo ang kakayahan ng salitang pinag-aaralan. Hindi sapat na malaman ang role, hindi kung paano ang mga sit ng role ay nagamit at magagamit sa higit na kapaki-pakinabang na pagpapahayag. Noong nakaraan nating video, ay pinag-aralan natin ang ukol sa phonetics. Nakikilala natin kung paano nabubuo ang mga tunog sa pagsasalita. Ngayon, aalamin naman natin kung paano ang mga pinagsama-samang mga tunog na ito ay magagamit sa isang makabuluhang pagpapahayag. Pinag-uusapan ang isang wika, kadalasang ang mga salita nito ang kaagad na binibigyang pansin. Gitna kikilalanin sa mag-aral ng morphology ang katagang morpema o tinatawag sa Ingles na morpheme. Ang morpema ay ang pinakamaliit na unit ng isang salita na nagtataglay ng kahulugan. Mayroong uri ang morpema. Una, ang malayang morpema. Ito ay tinawag din free morpheme sa Ingles. Mga salitang may sariling kahulugan na hindi na maaaring hatiin. Itinuturing din itong salitang ugat. Halimbawa, tao, dagat, puti, lakad, takbo, talon. Yung mga salitang walang panlapi, salitang ugat. Lahat ng salitang ugat ay itinuturing na malayang morpema. Ang ikalawang uri ng morpema ang tinatawag na malayang morpema o tinatawag na bound morpheme. Ito ay mga salitang binubuo ng salitang ugat at panlapi o affix na nakakabit. Halimbawa, ang salitang maganda. Mapapansin natin sa salitang maganda na ito ay nagtataglay ng salitang ugat at ng panlapi. Mayroong panlaping ma plus salitang ugat maganda. Kung kaya't nabubuo ang salitang maganda. Ang salitang maganda ay tinatawag na o kabilang ito sa
tinatawag natin di malayang morpema. Lahat ng salitang nagtataglay ng panlapi at salitang ugat ay nabibilang sa di malayang morpema. Pag-aaralan din natin ang mga morpemang diversional at inflectional. Ano nga ba ang pinagkaiba ng diversional at inflectional? Uunahin natin ang mga morpemang diversional. Ang diversional na morpema ay nagbago ang kahulugan nito dahil sa pagkakabit ng iba pang morpema o affix nito. Pansinin ang pagbabagong naganap ng salitang tubig o ang likidong iniinom, pinahuhugas o pinanghahalo. Tingnan natin ang salitang matubig. Mayroong panlapin na plus salitang ugat matubig. Matubig. Ang panlapin na ay nagtataglay ng kataniang taglay ng salitang ugat at pagkamarami nito. Pangalawa, ang salitang tubigan. Salitang ugat na tubig plus panlapingan. Ang panlapingan ay may kahulugang lugar na kakikitaan ng mga bagay na marami na tinutukoy sa salitang ugat. Iba pang halimbawa ang salitang patubig. Panlaping pa plus salitang ugat na tubig. Ang panlaping pa ay tumutukoy sa isang bagay na ang gamit ay para matupad o maging katotohanan ang diwang isinasaad ng salitang ugat. Sa panghalimbawa, ang salitang magtubig. Ito ay galing sa panlaping mag plus salitang ugat na tubig. Ang panlaping mag ay nagsasaad ng kilos o bagay at nakabubuo ng pangalang tumutukoy sa taong ang gawain o hanap buhay ay ang kilos na isinasaad ng salitang ugat o bagay na tinutukoy ng salitang ugat. Kung mapapansin natin, pareho lamang ang salitang ugat na ginamit, ngunit iba't ibang panlapi naman ang idinagdag ng salitang ugat. Batay sa kahulugan ng morpemang diversional, nagbago ang kahulugan dahil sa pagkakabit ng ibang morpema o affix, kagaya ng nabanggit natin sa ating halimbawa, nagbabago ang kahulugan kung mayroong iba't ibang panlaping ikinakabit sa isang salitang ugat. Ang morpemang inflectional. Ang inflectional na morpema ay hindi nagbabago ang kahulugan ng mga salita o morpema kung kinakabitan ng iba pang morpema o affix. Nag-iiba lang ang aspekto at anyo ng salita. Ang aspekto ang nagsasabi kung ano ang kalagayan o status ng kilos na nasa kahulugan ng salitang ugat. Malalaman kung ang isang salita ay natapos na, nag-uumpisa na, o nagpapatuloy o nag-uumpisa na ang kilos. Halimbawa, ang salitang maglinis, ang pawatas na maglinis. Ito ay nagiging naglinis, naglilinis, at maglilinis. Pansining hindi nagbago ang anyo ng salitang ugat na linis. Subalit, nai-inflect ang affix o nagbabago ang anyo ng panlaping mag sa panlaping nag. Sa makatuwid, ang mga inflectional na morpema ay tumutukoy sa tungkuling panggramatika o grammatic function at ang derivational na morpema ay may karagdagang semantika. Ayan, class, batay sa ating napakinggan at napanood sa video, meron tayong iba't ibang uri ng morpema. Meron tayong morpema na diversional, meron tayong morpemang inflectional. Gayun din ang mga
morpema na di nagbabago ang kahulugan kapag kinabitan natin ng panlapi. At hindi naman, may morpema naman na ginagamit at kinakabitan ng mga panlapi, doon ay nagbabago ang kanilang kahulugan. Ibig sabihin lamang sa morpolohiya, ito ay pag-aaral ng pinakamaliit na unit ng salita. Ito ay ang panlapi at salitang ugat. Malayang morpema, kapag ito ay binubuo ng payak na salita o yung tinatawag nating salitang ugat. Di malayang morpema, kapag ito ay binubuo ng salitang ugat at gayon din naman ng apex o mga panlapi. Nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ang mga salita kapag kinakabitan natin ng mga panlapi or apex. Yung mga apex na tinutukoy natin dito, yung panlapi na unlapi, may kita ang panlapi sa unahan. Gitlapi, may kita ang panlapi sa gitna. At ang hulapi, may kita ang panlapi sa hulihan. Ibig sabihin lamang, kapag sinabi nating laguhan, ang panlapi ay maaaring kabilaan, matatagpuan sa unahan at matatagpuan sa hulihan. Ayan, alam na natin kung ano nga ba ang morpolohiya. Bakit nga ba ang morpolohiya ay napakahalaga sa pag-aaral ng ating wikang Pilipino? Okay, talakayin na natin. Morpolohiya. Ang morpolohiya ay ang sangay ng lingwistika na nag-aaral ng morpema o morpi o ang pinakamaliit na unit ng tunog na may kahulugan. Pinag-aaralan dito ang sistema ng pagsasalansan ng mga morpema upang makabuo ng salita na may payak o komplikadong kahulugan. Ang mga morpema ay maaaring isang buong salita, panlapi, artikulo o metalinguistikal na unit ng kahulugan tulad ng intonasyon at stress o diin. Ibig sabihin lamang nito, pag sinabi nating morpolohiya, ito rin ay isang sangay ng lingwistika o pag-aaral ng wika kung saan binibigyang pansin ang pinakamaliit na unit ng salita. Ibig sabihin lamang, kapag sinabing pinakamaliit na unit ng salita, ang tinutukoy natin ay ang panlapi or apex at salitang ugat. Ang morpolohiya ay ang pag-aaral ng mga morpema ng isang wika at ng pagsasama-sama ng mga ito upang makabuo ng salita. Ano pat kung ang panlohiya ay tungkol sa pag-aaral ng set ng mga tunog na bumubuo ng mga salita sa isang wika, ang morpolohiya naman ay ang pag-aaral sa pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng iba't ibang morpema. Kung ang panlohiya ay pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog, iba sa morpolohiya dahil ito ay pag-aaral sa pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng panlapi at salitang ugat. Galing ang salitang morpema sa katagang morphine sa Ingles, na kinuha naman sa salitang Griego na morp, na ibig sabihin ay anyo o unit, plus eme, ibig sabihin ay kahulugan. Sa payak na kahulugan ay ang pinakamaliit na unit ng isang salita na nagtataglay ng kahulugan. Ang ibig sabihin ng pinakamaliit na unit ay unit na hindi na maaari pang mahati nang hindi masisira ang kahulugan nito. Ang morpema ay maaaring isang salitang ugat o isang panlapi. Ang lahat ng mga morpemang mababanggit ay dapat na ikulong sa pamamagitan ng panaklong. Ang salitang makahoy, halimbawa, ay may dalawang morpema. Una, ang unlaping ma at ang salitang ugat na kahoy. Taglay ng unlaping ma ang kahulugang marami ng isinasaad ng salitang ugat. Sa halimbawang salitang makahoy, maaaring masabing ang ibig sabihin nito'y maraming kahoy. Ang salitang ugat na kahoy ay nagtataglay rin ng sariling kahulugan. Ito ay hindi na mahati pa sa lalong maliit na unit
na may kahulugan. Angka at hoy ay mga panting lamang ng walang kahulugan. May pantig na panghalip na ka sa Pilipino, gayon din naman ang pantawag na hoy, ngunit malayo na ang kahulugan ng mga ito sa salitang kahoy. Ibig sabihin ng halimbawa na makahoy, ang ma ay ibig sabihin ay marami at ang kahoy ay siyempre ibig sabihin itong literal na kahoy. Hindi na maaari pang hatiin ang ka at hoy dahil wala na itong kahulugan na maaaring maibigay pa. Samantala, pantinin ang salitang babae. Bagamat may tatlo ring pantig na tulad ng mabait, ay binubuo lamang ng iisang morpema. Hindi na ito mahati pa sa maliit na unit o bahagi ng hindi masisira ang kahulugan. Hindi morpema ang mga sumusunod na maaaring makuha sa babae tulad ng be, e, baba, bae, bab, aba, abab, at ab. Maaaring maibigay tayong kahulugan sa baba at aba, ngunit gaya na naipaliwanag na, malayo na ang kahulugan ng mga ito sa babae. Uri ng morpema. Una, mga morpemang may kahulugang leksikal. Ito ang mga morpemang tinatawag ding pang nilalaman, pagkat may kahulugan sa ganang sarili. Ito ay nangangahulugan na ang morpema ay nakatatayo ng mag-isa sapagkat may angkin siyang kahulugan na hindi na nangangailangan pa ng iba pang salita. Halimbawa sa pangungusap na magaling sumayaw si Rick, kaya siya ay nanalo sa Dance Olympic. Ang mga salitang magaling, sumayaw, Rick, siya, nanalo, dance at Olympic ay nakatatayo ng mag-isa dahil nauunawaan kung ano ang kanilang mga kahulugan. Yung mga morpemang may kahulugang leksikal, ito yung mga morpemang tinatawag ding pang nilalaman pagkat may sariling kahulugan ito. Bilang taurik ito ang mga salitang pangalan, pandiwa, panguri at mga pangabay tulad ng mga sumusunod. Sa pangalan, merong Rick, Dance, Olympic, Aso, Tao, Paaralan, Computer. Sa panghalip, merong siya, tayo, tayo, sila, ako, ikaw, atin, amin, ko at mo. Sa pandiwa, merong sumayaw, nanalo, mag-aral, kumakanta, naglinis. Sa panguri, may banal, maligaya, palaaway, palat, sibuyas at marami. Sa pang-abay ay may magaling, kahapon, kanina, totoong maganda at doon. Ikalawa, mga morpemang may kahulugang pangkayarian. Ito ang mga morpemang walang kahulugan sa ganang sarili at kailangang makita sa isang kayarian o konteksto upang maging makahulugan. Ito ang mga salitang nangangailangan ng iba pang mga salita upang mabuo ang kanilang gamit sa pangungusap. Tulad ng halimbawang pangusap sa itaas. Ang mga salitang si, kaya, ay, at sa ay hindi makikita ang kahulugan at gamit nito sa pangusap kung wala pang ibang salitang kasama. Ngunit ang mga salitang ito ay malaking papel o may malaking papel na ginagampanan dahil ang mga ito ay nagpapalinaw sa kahulugan ng pangusap. Hindi naman maaaring sabihin magaling sumayaw Rick siya nanalo Dance Olympic. Ibig sabihin, ito yung mga uri ng morpema na may kahulugang pangkayarian. At walang kahulugan sa ganang sarili ang mga morpemang ito dahil hindi magkakaroon ito ng isang kahulugan kung hindi kailangan pa ng iba pang mga morpema na bubuo rito. Kasama sa uring ito ang mga sumusunod. Pangangkop, nana at nang, pangatnik, kaya at o sa kapati, pangukol, sa, tungkol kay, ayon sa, ayon kay, pananda, ay, si, ang, nang, sina, ni, nina, kay, kina. Inyo ng morpema. Una, morpemang panema. Ito ay ang paggamit ng makahulugang tunog o panema sa Pilipino na nagpapakilala ng gender o kasarian. Oo,
Isang panema lamang ang binabanggit, ngunit malaking faktor o salik ito upang mabago ang kahulugan ng isang salita. Halimbawa ng salitang profesor at profesora, naikilala ang pagkakaibang ito sa pamamagitan ng a sa posisyong pinal ng ikalawang salita. Ang ponemang a ay makahulugang unit na nagbibigay ng kahulugang kasariang pambabae. Sa makatwid, ito ay isang morpema. Ang salitang propesora ay binubuo ng dalawang morpema, ang propesor at ang a. Iba pang halimbawa, doktora, doktor at a, senyora, senyor at a, planchadora, planchador at a, kargadora, kargador at a, senadora, senador at a. Ngunit hindi lahat ng mga salitang may inaakalang morpemang a na kinakabit ay may morpema na. Tulad ng salitang maestro na naging maestra, ang mga salitang ito ay binubuo lamang ng tigi-isang morpema, maestro at maestra. Ang ponemang o at a na ikinakabit ay hindi mga morpema dahil wala naman tayong mga salitang maes at sasabihing morpemang o at a. Ang ikinakabit dahil nagpapakilala ng kasariang panlalaki at ganun din sa pambabae. Tulad ng tumusunod na mga salita ay may iisang morpema lamang, bombero, hindi bomber, at o a, kusinero, hindi kusiner, o at a, abogado, hindi abogad, o at a, lito, na hindi lit, at o a, Mario, na hindi mari, at o a. Ikalawa ay ang morpemang salitang ugat. Ang mga morpemang binubuo ng salitang ugat ay may salitang payak, mga salitang walang panlapi tulad nito: tao, silya, droga, payong, jet, pagod, tuwa, pula, liit, taas, basa, laro, aral, kain at sulat. Ikatlo ay morpemang panlapi. Ito ang mga morpemang kinakabit sa salitang ugat. Ang mga panlapi ay may kahulugang taglay, kaya't bawat isa ay isang morpema. Halimbawa, ang panlaping at ay may kahulugang pagganap sa kilos na isinasaad ng salitang ugat. Sa pandiwang umaawit, ang ay nangangahulugang gawin o ginawa ang kilos ng pag-awit, tulad ng mga sumusunod: mag-ina, mag at ina, maganda, ma at ganda, magbasa, mag at basa, bumasa, at basa, aklatan, an at aklat, pagsumikapan, pag, at an at sikap. Kayarian ng salita. Una ay ang payak, binubuo ng salitang ugat lamang. Ikalawa ay may lapi, binubuo ng salitang ugat at may panlapi. Ikatlo ay ang inuulit, kapag ang salitang ugat ay inuulit. Ikaapat ay ang tambalang salita, dalawang magkaibang salitang pinagsama upang makabuo ng bagong kahulugan. Mga halimbawa ng tambalang salita at mga kahulugan nito: taengang kawali, taong nagbibingi-bingihan, ingat yaman, tresorera o tresorero, tagapag-ingat ng salapi o ari-arian ng isang tao o organisasyon, mata pobre, mapagmataas, malupit, mapangmata sa mga mahirap, patay gutom, timawa, palaging gutom, matakaw, hampas lupa, mahirap, pobre at pulubi. Pagbabagong morpoponemiko. Una, yung asimilasyon. Ang asimilasyon kapag ang kasunod na tunog ay alinman sa D-L-R-S-T. Ang panlaping pang ay nagiging pan. Ito ay nagiging pam naman kapag ang kasunod na tunog ay alinman sa B at P. Paalala, nananatiling pang kapag ang kasunod na tunog ay mga katinig na K, M, N, N, G, W at Y o patinig na A, E, I, O, U. Nilalagyan ng gitling
kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa patinig. Halimbawa, pang plus lunas, pang lunas, pan lunas. Ikalawa, pang baon, pang baon, pang baon. Ikatlo, pang plus kulay, pang kulay. Ikaapat, pang plus isahan, pang isahan. Ikalawa ay ang pagkakaltas ng ponema. Sa pagbabagong ito, may nawawalang ponema sa loob ng salita. Halimbawa, sunod plus in, sunodin, sundin. Takip plus an, takipan, takpan. Dala plus han, dalahan, dalhan. Ikatlo ay ang may palit. May mga ponemang napapalitan o nababago sa pagbuo ng salita. Nagaganap ang pagpapalitan ng R at D kapag ang D ay nasa pagitan ng dalawang patinig. Halimbawa, ma plus dami, madami, marami. Ikalawa, bakod plus an, bakudan, naging bakuran. Pagpapalit ng ponema. May ponemang nagbabago o napapalitan. D at R, H at N. Halimbawa, ma plus dupok, madupok. D at R, marupok. Tawid plus in, tawidin. D at R, tawirin. Lapadan plus an, lapadan. D at R, laparan. Kuha at in, kuhanin. H at N, kuhanin, kunin. Tawa plus an, tawahan. H at N, tawanan. Ikaapat, pagpapaikli ng salita. Pagpapaikli at pagpapabilis ng pagbikas ng salita. Halimbawa, hintay ka, tay ka, tay ka. Tayo na, tay na, tena, tana. Ikatlo, wikain mo, ika mo, kamo. Ikaapat, wika ko, ika ko, kako. Ikalima ang metathesis. Kapag ang salitang ugat na nagsisimula sa ponemang L-O-Y ay ginitlapian ng in, nagkakapalit ng posisyon ang mga ponemang I at N, nagiging ni. Halimbawa, L plus in plus angoy equals linangoy, in, ni, nilangoy, nilangoy. L plus in plus uto equals linuto, in, na naging ni, niluto. Ika-anim ay ang paglilipat diin. Pagbabagong nagaganap sa diin ng salitang ugat kapag nilalapian. Halimbawa, ka plus sama plus an, malumay, kasamahan, mabilis. Laro plus an, baragsa, laruan. Laruan, playground, malumay, laruan, toy, mabilis. Basa plus an, maragsa, basahan, malumay. Para sa inyong individual na gawain, una, sumulat ng isang refleksyon na batay sa morpolohiya at morpema. Ikalawa, binubuo ng tatlong talataan, may panimula, katawan at wakas. Para sa inyong takdang aralin, una, batay sa sinulat na refleksyon na batay sa morpolohiya at morpema, lumikha ng isang video ng aralin sa paksang ito. Ikalawa, 2-3 minuto lamang ang dapat itagal ng video ng aralin na ukol sa morpolohiya at morpema. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, Kawika, paalam.